Oh.
So mapagpalain kami sa inyo lahat. Mukhang napasubo po yung ating kasamahan ng media practitioners sa DWBL sa pagkanta niyan. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat. Yan po ay composition ng isang OFW ng pangalan po ay Andy Lizada. Bahala na po kung na-pronounce ko ng gusto yung kanya pong apelido sapagkat medyo nangingilad-ngilad po tayo dito po sa ating gobyerno. Hindi po dahil sa akin pong kapakinabangan, kundi dahil po sa mga nangyayari po sa ating mga kababayan na kung sila po ay nagsasabi ng kanilang mga hinaing, pareho ni Lin Silawan na isang OFW po sa Taiwan, abay pinapa-deport po siya ng gobyerno natin, pinapa-uwi sa Pilipinas. Alam po ninyong ginawa ng Taiwan nung tayo po ay, nung sila po ay pinipilit ng Pilipinas na pauwiin, i-deport itong si Lin Silawan sa pagkakasala niya ng pagbubunyag ng kabuktutan na nangyayari po dito sa ating bayan. Ang sabi po ng Taiwan, wala po kaming pakialam dyan. Ang amin, meron kaming batas na sinusunod na pang nagkasala laban sa batas ng Taiwan, yung isang OFW overseas Filipino workers na pareho ni Lin Silawan, at saka lamang namin siya lilitisin kung siya ba ay deportable o hindi. Ngayon, ito pong awitin na pinadala po sa atin, isang para pong donasyon sa ating pong programa ng Kawal ng Demokrasya, nanggaling po yan sa isang composer, writer, singer ng pangalan po ay Andy Lizada. Hindi ko nasasabihin kung saan bansa, baka mula po dyan sa Timbuktu, kung ano ang baksa yan sa Africa o kung saan po yan ng parte ng mundo, baka ipa-deport din to at hilingin na i-deport siya pabalik ng Pilipinas sapagkat yung kanya pong kinumpos na yan ay pagmamahal sa bansa. Salamat, kasamang Andy. Kukunin ko na po ang pagkakataon nito na magpasalamat po tayo doon po sa mga umu-order na ng ating pong sticker. Nice po natin mangarap na dadami po ang mga sticker nito na maglilipan ako sa ating pong kalsada bilang pakikiisa sa ating bansa. Pwede po kayo umorder dito po sabi opisina sa Action Center ng Kawal ng Demokrasya. Ito po ang telephone number 0927-738-6913. Abay, memorize na po ninyo yan. Yan po ay ating pong gustong kumalat upang sa ganun, yung ating mga military, sangayon po sa impormasyon ko, pag naramdaman nila na marami ng mga Pilipino ang nagpapakita ng lakas ng loob na sabihin mahal nila ang kanilang bansa, abay kikilos na lang po yung mga military. Sapagkat sa ngayon, sinisira po yung kanilang loob sapagkat meron pong lumalabas na 91% ng mga Pilipino ay sumasang-ayon sa pamamalakad ni Ginoong Duterte. At nagtataka po naman tayo bakit walang kumukwestiyon sa Senado dito po sa ginawa na ito na kasinungalingan ng Pulse Asia na siyam sa bawat 10 Pilipino sumasang-ayon dito sa Berdugo ng pangalan ay Rodrigo Roa Inutil Duwag Bunggong Duterte. Ngayon, ito pong ating kasagutan ay hindi para siya ay kutsain, hindi para siya ay kamuhian, kundi para mahalin lamang natin ang ating bansa. Ipakita po natin. Ito na lamang ang panlaban natin. Mahal namin ang bansa. Ibig po sabihin nito, ayaw natin magpasakop sa China, ayaw natin suko ang ating karagatan sa China. Ayaw natin silang dito mismo sa Pilipinas ang magiging boss sapagkat galing po ko sa Zambales nung last weekend, nung Sabado at Linggo,
Ako po ay mayroong mga video na kasama po tayo ng mga mandaragat at mga mangiisdang humihila ng kanilang net. Naghihila po ng bangka nila upang iahon. Yung kanilang bangka ay hindi po na bomba ng mga inchik. Ngayon, nakausap po natin yung mga mangiisda. Nakawawa po. Ang sabi sa akin, pag sila na po ilalapitan ng itong mga malalaki mga fishing vessel na steel, mga bakal, at malakas po mga makina, malalaki, kayang-kaya mga alon, at meron po sila mga pangkayod ng mga corals, pangkayod ng mga shell, pangkayod ng lahat ng laman, dagat, doon po sa ilalim, nakaka 80 hectares na po yata sila. Ngunit pag araw-araw ay ganyan po sila, yung pong sinabi sa akin ng taga BFAR, hindi malayo na sila ay nakaka 800 hectares na. At bago po matapos itong taon, baka mayroon na po silang 8,000 hectares na nakayod ng mga corals. Yung mga corals, ginagawa po nilang mga trinkets. Ang ibig po sabihin ng trinkets ay para pong fancy na mga alahas, jewelries. Napakagaling po ng mga inchik sa mga ganyan. Ganun pa man, hindi po natin pinopromote ang mga inchik. Gusto po natin hanggang maaari ang mga Pilipino ay mga Philippine-made products ang inyo pong itangkilik. Unti-unti na po natin iwaksi yung mga made in China, lalo po at higit yung kanilang mga pagkain. Akalaan po ninyo yung mga kinukuha nila mga galunggong mula po sa West Philippine Sea, ini-import ng Pilipinas. Maganda ang kanilang mga kasunduan sa Pilipinas na mababa lamang ang kanilang buwis na babayaran. Eh, ang kalaban po ng mga imported na isda na yan na galing sa Pilipinas ay mga Pilipino rin. Sa mga tuwid, mas dadami ang bibili ng mga isda mula po sa mga imported na mga inchik na yan kaysa po sa isda ng Pilipino. Ganyan din po nangyayari ngayon sa ating pong bigas. Bumibili po tayo sa Vietnam, bumibili tayo ng marami sa China, bumibili tayo kung saan-saan. Ngunit ang ating pong mga magsasaka sa Pilipinas naghihirap, nabubulok yung kanila pong mga palay at ang pagbenta, pagbili po ng mga gobyerno natin ay napakababang halaga. Kaya nga po hindi pantay ito pong ating gobyerno. Mas minamahalaga, mas lalong binibigyan ng importansya ang dayuhan kaysa po sa Pilipino. Kaya nga po itong gobyerno na ito ni Ginong Duterte, mark my word, is anti-Filipino, pro-China. Therefore, this government is a traitor. This government protects the corrupt and it is our duty to destroy this government. Oh, may mga abogadong magaling dyan sa Malacanang. Eh, uulitin ko po yan. At kayo na pong bahala, magdemanda kayo kung magdemanda, haharapin ko po kayo. When the government no longer protects us from the corrupt, but protects the corrupt from us, it is our duty to destroy that government. Narinig mo ba yan, digonggong, inutil na Rodrigo Duterte? Narinig mo ba yan? Huwag po kayo natatakot dyan sa duwag na yan. Ang kapital lamang niyan, kaya tayo ginugonggong, ay tinatakot-takot, sapagkat nagpapakita tayo ng takot sa duwag na yan. Huwag po tayo magpapakita ng takot, hindi dahil sa kayo'y matapang, kundi sapagkat kayo po'y nasa katwiran. Ipaglaban natin kahit sa katwiran lang. Ngayon, tayo po'y nagpapasalamat doon po sa mga tumutulong po sa atin. Salamat kay Andy Lizada sa napakaganda mong komposisyon ng ipagtanggol ang West Philippine Sea. Salamat kay DWBL co-producer ng Kawal ng Demokrasya, Ms. Jennifer Makilan ng Palawan Provinsyana. Salamat po kay Mr. Rod Garcia, ay Attorney Rod Garcia. Salamat po kay author Jobo Elizer ng New York sapagkat nagpadala rin po sila ng awitin nasaan ang pagkakaisa. Ipapaawit po rin natin yan kay media practitioner Jennifer Makilan next week.
Yung mga iba pang mga donors, nais ko pong pasalamatan. Ayan, unang-una, yung KKT, Kilosan Contrachina, yung pong mga iba pang mga personal na nagpapadala po ng tulong, pareho po ni Gabby Silang, Ray Abad, yan po sa Australia, si Miss Lori, hindi ko na po babanggitin ang inyong apelyido pero nakakaintindihan po tayo, Miss Lori ng Sydney, Australia. Thank you from the heart. At doon po kay Roger De La Cruz, natanggap na po natin yung PayPal ninyo at ito po ay magiging additional microphone na at mga additional ilaw dito po sa ating studio, sa ating action center. At nagpapasalamat po tayo pati kay kasamang Louis Abing ng Barcelona, Spain. Abay, nasabi, nadulas po tayo. Nasabi natin, pero huwag po ninyo i-deport yan sapagkat nagpadala lamang po yan ng tulong upang mapagpatuloy po natin ang ating radio program. At siyempre, maraming salamat kay Paul CD. Nakakaintindihan po kami yan, saka si AG. Pero sa Paul CD, mga kaibigan, ay isang makabayan po yan na ex-military officer na masyado pong mahal niya ang Pilipinas. Katunayan, isa po yan sa mga dalawang dosenang naglilipa ng mga sasakyan na meron po nakabit na ganito. Ang ibig sabihin niyan, mahal mo ang iyong bansa. Kaya bumili na po kayo ng ganito. Tumawag po kayo sa akin. Meron po tayong staff na magdi-deliver niyan sa LBC, Lala Move or Grab. Meron pong gusto natin pasalamatan, umorder po ng 20. Alam po, sabi niya, wala kasi akong kotse. Ipamimigay ko yan doon sa aking mga kaibigan para sa kanila mga pinto, bintana, ikabit. It's very touching. At doon po sa magbe-birthday sa next week, ang gusto niyang regalo ay 10 po nito. Nagpapadalan ko po kayo at sa kayong ID po na kayo'y kasapi sa Kawal ng Demokrasya. Meron pong autograph ng Kawal ng Demokrasya sa likod. At lalagyan pa po natin ang isa pang dedication. Happy birthday to you, my friend. So, tayo po ay magpapatuloy. Akin pong bibigyan ng pagpuna ng konti ang ating pong mga kasamaan sa media sapagkat nakakatulig ang kanila pong katahimikan hinggil po dito sa mga issues na nangyayari sa atin. Halimbawa, yung pong circus na nakakatawa at hindi po naman talaga nakakatawa yan, kundi nakakagigil, ito po nangyari sa Kongreso, nagbabangayan ang dalawang buhaya, ang amo ng dalawang buhay na yan ay isa lamang, Duterte family. At ang kanila pong pinag-aawayan ay yung napakalaki pong budget na Congress lamang ang maaari pong mamudmud niyan. At yung anak po ni Ginong Duterte na neophyte congressman na hindi po marunong gumawa ng batas yan, na wala pong alam yan sa accounting, siya ang ginawang chairman ng Committee on Appropriation. The most powerful committee dyan po sa Congress. E binigay yan siyempre sa anak ng puon. Sino po yung puon? Yung pong digunggong na inutil na duwag ng pangalan po ay Rodrigo Digunggong Duterte. Anak niya po yan, yung congressman Pulong Davao Group Smuggler Duterte. Sige, magsasabi na naman tumayo ito, didemanda tayo sa Davao pa nila ipapile para doon po tayo lilipad, doon po tayo abangan. Susugurin ko kayo dyan. Hindi ko po kayo inatrasan sapagkat ang ating pong sandata, ang sandata po natin ay katotohanan at ang Kris na nasa ating pong dibdib, ang Kris na nasa ating utak, ang Kris na ating pong misyon, yan ang ating pong sandata sapagkat ang katotohanan ang siya pong pinakamatalas na sandata para panlaban po sa kasinungalingan. Ika nga ni Archibald MacLeish, how is freedom defended? By truth if it is attacked by lies. By arms if it is attacked by arms. By democratic faith if it is attacked by authoritarian dogma. Hindi po akin yan, kay Archibald MacLeish po yan.
political ACS. Ang ibig lamang sabihin niyan, ipagtanggol mo at manindigan ka para sa katotohanan, lalo tigit pag ito ay para sa inyong bansa. Iniibig ko ang Pilipinas. Waldy Carbonell, Allahu Akbar.